Ang librong ito ay naglalaman at naglalarawan ng kaibahan ng history na ating kinagisnan. Nagkesyo natagpuan daw tayo ng mga mananakop noon na nakabahag pa lamang. Ang libro na ito ay naglalaman ng mga larawan patungkol sa ating mga ninuno noon at sa iba pang karatig bansa ng Asia kasama na ang China. At naglalaman ito ng at least 75 color drawings ng mga naninirahan na noon sa ating bawat kapuluan. Inilalarawan din dito ang mga kani-kanilang kasuotan ayon sa antas ng kanilang pamumuhay noon. At least 75 drawings ang nakatala dito patungkol sa ating mga ninuno noon at sobrang yaman pala nila sa ginto noon. Ang libro na ito ay inilalarawan ang social strata ng mga Tagalog, Visayan, Zambales o Zambals, Cagayanes at iba pang naninirahan dito na posibleng Ibanag o mga Negritos. Detalyado at malinaw ang pagkakulay ng mga ito. Proud na proud ka dahil nakapag-aral ka. Sapat na nga ba ang inyong kaalaman tungkol sa tunay niyong kasaysayan? Ang totoong kasaysayan ng ating inang bayan ang siyang magpapalaya sa atin mula sa pagkakulong natin sa mga inilithalang kasinungalingan na siya namang itinanim sa ating mga isipan na nagmula naman sa ating mga paaralan at lipunan. Ang alamin natin, ang totoong kasaysayan ay siyang magbibigay sa atin ng lakas laban sa pambubuli ng mga iba't ibang lahi na nagmumula sa iba't ibang bayan. Kapag alam niyo ang ancient history niyo, hindi kayo madaling at maluloko. Ngunit, kabayan, paano kung sasabihin ko sa iyo na may isa palang libro ng tunay nating kasaysayan na ibinenta at ipinapublic auction sa Europa noong taong 1898 at nagpasalin-salin na kung kani-kanino napupunta ang libro ito. 1898 sounds familiar. Para sa mga taong nagka-interest na rin sa ating tunay na kasaysayan at kayong mga bago pa lamang sa channel ko na ito, alam nila na noong taong 1898 ang buong bansa ng Pilipinas ay ibinenta ng Espanya sa Amerika sa halagang 20 million gold coins made of 18 carats. Pero ang nakalagay sa contract to sell o kung tawagin nila noon ay Treaty of Paris ay 20 million US dollars lamang. Ang mag-ama na Prince Julian McCloy Italiano at Don Esteban Benito Italiano ang nagbayad ng 20 milyong dolyar utang tubusin ang kalupaan sa tinatawag na secession treaty sa pagitan ng dalawang bansa, ng bansang Kastila at ng bansang Amerika. Sa pamamagitan ng 20 milyong pirasong $1 gold coins na ito'y 18 karat, bawat isang gold coin na may timbang na 25 gram, ginawa sa Inglaterra sa pamamagitan ng bahagi ng 1.2 millimetric ton na ginto. Going back to the topic, so kasabay nga na pagbenta ng ating buong lupang sinilangan ay binenta rin nila ang mga libro ng ating tunay na kasaysayan at ipinagsusunog nila ang mga ebidensya para tayong mga next generations ay wala ng kalaban-laban. Here comes the type 1 communication system, the internet. Ang internet na ito ay magagamit natin para pagtagpi-tagpiin ang nawawalang puzzle ng ating tunay na kasaysayan. Di ba kayo napapagod sa pagiging tanga-tangahan at inuurat-urat lamang ng iba't ibang dayuhan sapagkat hindi natin inaalam ang tunay nating nakaraan? So tanging paraan lamang yan ay alamin natin ang ating origin. Ang video na ito ay hindi panghihikayat na magalit kayo sa iba't ibang lahi na kumamkam ng ating mga kayamanan noon. Nangyari na po ang lahat, wala na po tayong magagawa. Ang tangi lang nating magagawa ay bumangon at itayo muli ang mayaman nating kaharian at kasaysayan na minsang pinadapa at pinura ng mga dayuhan. Pinaniniwalaan na ang orihinal na may-ari ng librong ito ay dating gobernador ng Pilipinas na nagngangalang General Luis
Pérez Dasmariñas na pumalit sa kanyang ama na si Gobernador General Gómez Pérez Dasmariñas na napatay ng mga Sangli o Chinese noong taong 1593. So noon pa pala, pinag-aaway na talaga ang bansa natin. Grabe ano? Anong meron ng bansang ito? Anyway, pinaniniwalaan na ang librong ito ay nalikha bilang tugon sa kautusan ng pamahalaang kolonyal ng Espanya sa mga gobernador na magtala ng mga ulat patungkol sa kanilang mga lugar o karatig bansa na kanilang nasakop na. Ang pamamaraan na ginamit sa pagpinta ng mga larawan gaya ng ginamit na papel at tinta ay nagpapahiwatig na likha ito ng isang pintor na Chinese na naninirahan na noon pa sa bansang Pilipinas. Bago pa man napunta ang libro na ito kung kani-kanino, pinaniniwalaan na ang unang nakabili nito mula sa Pilipinas ay si Lord Elchester na isa rin European. Isa ito sa mga natira niyang koleksyon ng mga ancient books at nakalagak ito sa may Holland House ng London noon. Ngunit binumba ito ni na Hitler. So nasunog ang nasabing library museum at himalang nakaligtas at di nasunog ang libro ng ating tunay na kasaysayan. Palakpakan! At nangyari nga ang pambubombang ito noong taong 1942. So kasagsagan ito ng World War II. So, 1947, medyo natapos na ang World War II at nagkaroon ng public auction sa may London. Nagkaroon ng bintahan ng mga libro o sinaunang libro. Binenta nga nila at kasama dito ang libro natin. At nabili ito ng isang historiador na si Professor Ralph Boxer. At mula noon, ang libro na ito ay naipangalan na sa kanya bilang bagong nagmamay-ari ng naturang libro. At ito ay tinatawag na ngayon na The Boxer Codex. So maliwanag tayo dyan kasi yung iba sa inyo, kapag narinig ang word na Boxer, Manny Pacquiao agad. Kabayan apelido po iyan ng isang European na professor, si Charles Ralph Boxer. Ako din naman noon ay nalilito kung bakit naging The Boxer Codex na ang sinauna nating libro ng kasaysayan. Kabayan, ganito lang yan. Para ka lang bumili ng lupain yan. Kapag fully paid mo na ang nasabing properties, ay obligado na ng mga nagbenta sa'yo na i-transfer sa pangalan mo ang nasabing properties for proper documentation. Ganon din naman ang kalakaran sa public auction ng mga koleksyones, ng mga antique, tulad na lamang ng sinaunang libro natin noon. So sa madaling salita, nabili na nga ni Professor Charles Ralph na may apelidong Boxer. Kaya ang libro natin noon ay tinatawag na ngayon alinsunod sa kanyang apelido na The Boxer Codex.